guys! Welcome na naman sa ating channel at ngayon i-share natin ang kaalaman kung paano nga ba tanggalin ang unnecessary white background sa isang JPEG image using 3 simple steps in Photoshop. Let's go! Guys, no, nandito na naman tayo para mag-share ng kaalaman regarding sa arts at ngayon ituturo nga natin ang 3 simple clicks para tanggalin yung unnecessary white background sa isang JPEG image. So ito kasi ay nangyayari minsan pag ikaw ay layout artist at sabihin natin maraming logo na ipinapalagay yung client mo sa kanyang poster. Ito ay isang way para mas mapabilis yung ating pagla-layout, no? So, ito, for example, nag-download lang ako dito ng simpleng logo lang na for barber siya para naman walang masyadong copyright. At kung makikita natin, guys, masyadong maraming unnecessary white backgrounds na tatanggalin, ano? At kung mamanu-manuhin nyo siya ng path, may tinatawag naman tayong path tool. So, kung saan tatanggalin nyo yung white background. So, medyo matatagalan tayo. Meron din naman tayong tinatawag na wand. So, iseselect mo yung white background and then i-delete mo. So, ang problema dito is pati yung nasa loob, i-delete mo pa isa-isa. Ano? Pa isa-isa siya. So, medyo matagal din. Itong technique na to ay isang paraan para mas mapabilis nga yung gagawin natin. No? So, ito yung step 1 natin. No? Pag nagbigay si client sa inyo ng like this JPEG logo, so, ang step 1 natin dito ay double click the layer. So, ilagay ko tong layer dito para mas makita nyo. Double click nyo lang tong layer background na area para mawala yung pagkalak niya, no? So magagalaw natin siya. Pwede nating galawin tong image na to. And then step 2 ay select that layer, okay? At i-click nyo lang tong FX icon or mas kilala siya sa add a layer style icon. So kung makikita nyo, kung may nakikita kayong FX dyan sa layer window, click nyo lang yan and then click blending option. Step 3, nasa loob na kayo ng blending option, dito sa may bandang baba ng blend if or sa unang tab na to sa ilalim, dalawang tab sila, hugutin nyo lang pa kaliwa itong hindi ko alam kung anong tawag dito, pero hugutin nyo lang pa kaliwa itong area na to. So nadadrag siya using your mouse at mapapansin nyo unti-unti lang nawawala yung mga white background. So, siguro i-adjust nyo lang kung saan tingin nyo yung wala na siya. Completely wala na yung white background. So, okay na ako dito sa 210 or 209. Okay na ako dyan sa 210. So, click okay. At yun na nga yung tatlong easy steps or easy clicks na pwede nating tanggalin yung unnecessary white background sa isang JPEG image. So, kung hindi pa kayo kumbinsido, nag-download din ako dito, for example, ng sinasabi nating paglalagyan nyo ng logo na yon. Ito, dinownload ko lang siya sa internet. So, free naman siya. So, wala naman tayong copyright issues dito. I-drag nyo lang yung tinanggalan nyo. Kung makikita nyo, wala na siyang background.
i-drag nyo lang doon sa poster, sabihin natin ito yung poster na gusto ng kliyente nyo at gusto niyang ilagay yung logo doon, drag nyo lang siya dyan and then adjust. So ang pag-a-adjust pala guys ay Control T. So hold nyo lang yung shift and then drag, i-drag nyo lang para maliit, para lumiit yung image nyo, drag nyo lang paunti-unti at i-place nyo lang dyan sa gusto nyong area na pwedeng pag na gusto nyong i-place yung image, no? Pwede nyong tag ka rin kung ilan logo yung binigay sa inyo ng kliyente nyo. So ayun, yun yung isang pinaka best way para sa akin na tanggalin yung white area or unnecessary white background doon sa isang JPEG image. So ayun na nga, sana may natutunan kayo sa napakaikling vlog natin na yun, at make sure to subscribe sa ating channel para naman updated kayo sa mga i-upload kong mga tutorial dito. At maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Keep the art alive dito sa Pilipinas. Bye-bye!